kailangan na iikot natin pag ganyan left and right azimuth, kasi kapag hindi mo naiikot hindi siya makakasagap ng signal lang yan at taas baba yan. Bago mo i adjust kaliwa kanan tapos taas baba, kailangan nakikita mo sa TV screen kung mayroon ng signal. I-setting mo muna yung box receiver sa TV. Tapos press mo ang mino, hanapin mo ang satellite test para makita mo kung mayroon ng signal. Ayan. Sa pag-align nito, pag-ganito lang. Azimuth, elevation, elevation degrees, yan. Meron ay may number diyan. Tingnan mo doon sa kumpas kung ilang tingnan mo doon sa kumpas ang depende kung ano ang ito, ang i-align muna natin ay satellite box receiver southwest 215, tapos ang degrees 85 to 90 degrees, 90, 80, 70 yan. Pakanya habang iniikot mo ito, dapat nakikita mo rito sa monitor. Alayin na natin mga boss. Tapos kailangan hindi mabilis dahil hindi siya makakasagap. Yung sakto lang, pakanyan lang. Kaliwa, kanan, taas, baba. Pakanyan lang. Dandahan lang natin. Dandahanin lang. Tapos dito, tingnan mo lagi. Ayan. Pag sobra sa degrees elevation ganyan, nakaangat na masyado ang antenna, mahirapan siya makasagap, hindi makakasagap ng signal. Yan, meron ng signal. Nakasagap na siya sa signal to. Yun. Yan. Bawat pihit mo nito, magbabago yung signal dito. Yung signal quality. Mag-signal na. Tapos adjust na pa natin. Yun, bumaba, balik ulit. Yun, tumaas. Yan. Taas, baba. Nawala. Pag binaba, nawala ang signal. Taas naman. Pag sobra, yun, nawala rin. Balik. Tapos pihit. Kaliwa. O kaya kanan. Yan. 77% okay na yan. Maayos na ang signal. Tsaka na natin hugutan ang mga tornilyo. Okay na mga boss. Meron ng signal para sa satellite box receiver. Doon naman sa GSAT o kaya signal, same lang naman ang kanyang direction at azimuth at elevation. Alamin lang natin kung ilang degrees
kung ano ang iyong box receiver. Pero sa GSAT at signal, ang degrees nun dito, elevation ay 80 to 85 degrees. Tapos sa compass naman, southwest 220. Yan. Yan na po mga boss. Maraming salamat sa panonood sa ating video.